Kung inabot pa natin ang ating mga lolo't lola, ay malamang isa sila sa mga nag-alaga sa atin noong tayo ay mga musmus pa lamang. At sa bidyong ito ay masasaksihan natin ang isang kwentong tiyak na magbibigay aral at pati na din magpapalungkot sa atin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at hit ang notification bell at ilike mo na din ang bidyong ito para lagi kang updated sa susunod na bidyong gaya nito. Si Rose, isang mabait na bata. Lumaki siya sa gabay ng kanyang lola Puring dahil sa busy sa trabaho ang kanyang ina upang may pangtustos sila sa araw-araw na gastusin at pati na sa kanyang pag-aaral. Ang magulang ni Rose ay hiwalay dahil iniwan ng kanyang tatay ang kanyang ina matapos siyang ipanganak. Kaya naman, may isang beses ay hindi niya pa nakita ang kanyang tatay. At sa simula't sa pool, ang kanyang lola na ang nag-alaga sa kanya at nagturo ng magandang asal. Tuwing gigising si Rose sa umaga, araw-araw, ay lagi nang nakahain ang kanyang agahan at lagi po siyang pinapaliguan ng kanyang lola. Kaya naman ay mahal na mahal ni Rose ang kanyang lola. Simula na mag-aral si Rose sa paaralan ay inahatid sundo siya ng kanyang lola at hinahatiran pa siya ng pagkain tuwing break time nila. Dahil madalas ay walang baong pera si Rose dahil walang maibigay ang kanyang ina. Kaya naman, tuwing matatapos lutuin ni Lola Puring ang pagkain, ay agad hinahati nito sa kanyang apo ang kakainin nito sa kanyang break time. Para kay Lola Puring ay isang kayamanan ang kanyang hinahandog sa kanyang apo. Kaya naman, hindi mo makikita sa kanyang mukha ang pagod pag naglalakad ito papunta sa paaralan ni Rose. Pagdating ni Lola Puring ay agad niyang binibigay kay Rose ang pagkain nito. At habang kinakain ni Rose ang pagkain, ay nakikita ni Lola Puring ang kasiyahan sa mukha ng kanyang apo. Tuwing naglalakad si Rose at ang kanyang lola papasok sa paaralan o pauwi man, ay laging sinasabi ni Rose na, "Lola, alam mo po, paglaki ko, mag-iipon po ako ng maraming maraming pera. Tapos bibili ako ng sasakyan para hindi ka na po maglalakad pag pupunta ka sa school." Sabi ni Lola Puring, "Maganda yan, iha. Kaso sino naman pupuntahan ko sa school? Eh malaki ka na nun. Malamang, hindi ka na nag-aaral dito." "Ay oo nga no. Basta po Lola, magagamit mo po yun para hindi ka mapagod pag pupunta ka sa malayo." Lumiti si Lola Puring sa kanya at sinabing, "Aantayin ko yan, iha." Pag may mga assignment si Rose, ay si Lola Puring din ang nagtuturo sa kanya. At bukod pa dyan, habang lumalaki si Rose, ay tinuturuan siya ng gawaing bahay ng kanyang lola. Dahil maganda sa babae ang marunong sa gawaing bahay. Dahil si Lola Puring ang nagtuturo, ay masayang ginagawa ni Rose ang mga tinuturo sa kanya ng nakangiti. Ang nanay naman ni Rose ay nagpuporsigi sa paghahanap buhay at nakikita din ito ni Rose. Kaya naman, mahal na mahal niya ang kanyang ina at ang kanyang lola. At pinangako niya sa kanyang sarili na darating ang araw na babawi siya sa kanyang nanay at sa kanyang lola. Ilang taon na ang nakalipas ay college na si Rose at naging maganda naman ang relasyon ni na Rose at ng kanyang nanay at lola. Pero ang kanyang lola ay mahina na. Hirap nang tumayo dahil sa katandaan. Kaya naman, si Rose ang nagpapakain dito sa umaga at sa gabi. Sa tanghali naman ay nakikisuyo sila sa kapitbahay. Mabait naman ang kanilang kapitbahay kaya walang nagiging problema. Tuwing sinusubuan ni Rose ang kanyang lola at pinaliliguan bago siya pumasok sa paaralan, ay naliligit ang luha sa kanyang mga mata dahil nakikita niya ang isa sa mahal niya sa buhay ay nahihirapan na ang sitwasyon. Araw-araw ay ganito ang eksena nilang maglola. Noon na si Rose ang sinusubuan at pinaliliguan, ay ngayon ang kanyang lola naman
hindi niya mapigilan ang maiyak na magsalita ang kanyang lola at sinabing, "Rose, apo, pasyensya ka na ha, hirap na ako maglakad. Mahal na mahal kita, apo." Nang marinig ni Rose yun, ay hindi niya napigilan ang kanyang luha. Sabi niya, "Lola, okay lang po. Panahon na para naman ako ang gumawa ng ginagawa mo po sa akin noon. Salamat kasi kahit makulit ako noong bata ako, ay nandyan ka pa rin palagi at hindi ka nagsasawa at hindi mo kami iniwan ni mama. Salamat kasi tinuruan mo akong maging malakas at matapang sa buhay. Ikaw ang the best lola sa buong mundo." Dagdag pa ni Rose na, "Lola, ipangako mo sa akin na aantayin mo yung sasakyan na bibilin ko at aabot ka pa ng 200 years old. Ngumiti ang kanyang lola at sinabing, "Oo, apo. Sige na, mag-asikaso ka na din at baka malit ka pa sa school mo." Isang linggo ang nakalipas ay napapansin ni Rose na mas talong nangihina ang kanyang lola. Kaya naman, dahil sa may ipon siya, ay nag-arkila siya ng sasakyan at sinakay niya ang kanyang lola at sinabing, "Lola, sa ngayon po, dito ka muna sasakay. Inarkila ko ito para sa iyo at sa susunod, sariling sasakyan na po natin." Nilibot nila ang kanilang lugar sa araw na iyon. Masayang masaya ang kanyang lola ng oras na iyon at sinabing, "Natapad mo pangako mo sa akin, apo, na sasakay ako ng kotse." Ngumiti at yumakap sa kanya si Rose at sinabing, "Opo, lola, sabi ko sa iyo eh." Matapos ang maghapon na iyon ay nagsabi si Lola po rin na iidlip siya habang nasa biyahe papauwi sa kanila. At pagdating sa tapat ng kanilang bahay ay ginigising na ni Rose ang kanyang lola. Subalit hindi na ito magising kahit na anong gawin niya. Iyak nang iyak si Rose ng oras na iyon. Subalit ang mukha ng kanyang lola ay masaya at nakangiti. Kaistorya, ang istoryang ito ay magbibigay aral sa ating lahat na matuto tayong lumingon sa ating pinanggalingan. O sa ibang kahulugan, ay balik natin sa ating magulang o kung sino man ang nag-aruga sa atin noong mga muspos pa lamang tayo. Dahil kung wala sila, ay tiyak na wala ka din sa mundong ito. At yan nagtatapos ang ating kwento. Pero bago tayo magtapos, ay shoutout muna sa mga sumusunod.